problema mga sir. So yan, may tagas dito. Tapos yung kanyang lining sa kabila, ayan, sobrang nipis na. Ayan. Sobrang nipis na yung kanyang lining. So good morning no sa lahat. So ngayon muna ng umaga, gagawin muna natin bago tayo mag umpisa sa trabaho natin dito sa shop. Gagawin muna natin is yung pre naman na itong gamit-gamit kong service na multicam. Gagawin natin is handbrake adjustment, tapos linisin na rin natin yung pre na total na magbabaklas na rin tayo para gumanda yung ating kapit ng handbrake natin. So ito kinalas na natin. So although makapal pa naman yung kanyang lining no, or kanyang brake shoe. So makapal pa naman, urig pa din naman yung kanyang wheel cylinder. Ayan, nakikita nyo, nab ko pa yan. So wala din namang leak, madumi lang siya. So dilinisin lang natin yan, tapos ito. Ayan, dito naman, okay pa naman siya. So wala pa namang labi na malalim. So ang diameter pala nito is 202 mm. Ayan, 202 mm in diameter nitong ating drum. So yun, dilinisin na muna natin. Tapos tsaka tayo mag-adjust. So handbrake natin is ito yung kanyang cable. Ayan, punta dito sa itaas. So pag nag-adjust tayo dyan, pwede doon sa baba. Pero kapag malalim na yung kanyang preno, adjust nyo na dito sa kanyang adjuster. Ayan. Tapos yung handbrake naman, meron yung adjuster doon sa kanyang lever doon sa itaas. So pwede nyo doon i-adjust. Pero ang gagawin muna natin, dito muna tayo. I-check muna natin tong clearance dito bago tayo mag-adjust doon sa baba. Asa doon sa may handle, handbrake doon sa itaas. So dito muna tayo. Ayan, so na-adjust na natin. So pag-adjust lang, pag pababa itong spring, patulak ng lining. Pag pinangat mo, paikom naman yung lining. So ibig sabihin, kapag ka nag-adjust ka, kung gusto mong sisikipan, itutulak mo ito pababa. Meron din yan sa likod kung ano. Yung ibang drum, meron butas. Yung iba naman wala. So kailangan mo dito talaga mag, ano, dukot. So gagawin mo lang, kapag ka nag-adjust ka ng paluwag, obligado ka na itataas mo tong kanyang stopper. Yan. Yan, meron yung stopper, iangat mo lang ng ganun yan. Yun. Iangat mo to, tapos saka ka magbihit dito sa adjuster ng kanyang preno. Okay? So, pagka lubog yung kanyang ano, preno, unahin mo na mag-adjust mo na ng kanyang mga brakes bago kayo mag-bleeding. Tapos, tsaka na rin kayo mag-adjust nung handbrake nyo. Kailangan masit muna dito sa likod para mabilis yung trabaho. Kabilaan. So sa harap naman kasi nito, disc brake yun. So walang problema. Ito lang, likod lang. So ito nasit na natin. Yung tamang pasok lang dito sa ano, na maikot natin yung kanyang drum. Huwag sobrang sikip kasi baka mamaya mag-iinit nyo yung kanyang preno. Nakadikit siya pa masyado. No, mag-i-stack up yan. So kailangan free will pa rin kapag ginawa mo ng kamay. So dapat kung ano yung tigas nito, ganun din yung ikot nyo kapag nakakabit na yung kanyang drum. Okay, so yung drum naman is pipinturahan ko muna para hindi nakalawangin ng todo, no. So pipinturahan muna bago ko ibalik. Yan yung ating brake drum. So ang ginawa natin first coating dyan is light gray muna. Pinaka primer nya yan. Tapos nag-biscoat tayo ng white para makatawan yung ating kulay red. So sa kulay red konti lang ano natin, matik yan, pupula na yan kasi nakaputi na tayo. Okay, yo, so magkukulay na tayo. So anong gagawin natin, mist coat lang muna, medyo malayo, masiguro clearance natin mga isang 1 feet. Yan, 1 feet, 1 feet. Tapos mist lang, huwag nyo munang i-ano agad i-makatawan. Mist coat lang. Tapos mamaya natin mag second coat natin ano yun, puruhan. Okay, ayan, kamis coat na tayo. So yun, after natin ma third coat, ayan, ito na yung kinalabasan. So kulay red na siya, no, ayan.
So pagka ganun yung distance ng gaganyo, isang pie lang. Tapos huwag niya lang itutok. So walang, hindi yan tutulo. Ang tulad yan. Okay na. So ikakabit na lang natin yan, yung ating gulong. Tapos kabila naman. Okay. So sa kabila, ganun din. Linis tsaka adjust din tayo. Tapos pinturahan din natin yung drum para hindi puro kalawang ang abutin. Ito sa kabila, binuksan natin. So pagtanggal ko pa lang ng gulong, alam ko na na may leak. Kasi dito basang-basa yan. Loob yan. Basang-basa yung kanyang loob. Tapos, ayun. Pagbaklas ko nga, yes, positive nga. Yun, so hindi mo naman natin maano to. Ang gagawin na muna natin is lilinisin na lang muna. Tapos, hanapan muna natin ng repair kit. So, try natin kung makukuha pa sa repair kit to. So, ang size nito is 3/4. So, ito 3/4 ang sukat ng kanyang wheel cylinder. Ayan, makikita nyo dito sa loob. Ayan. So, hindi makikita yung number 4. Sobrang dumi. Pero 3/4 yan. Ayan. Inisin natin. Para makikita nyo talaga ang 3/4 yan. Hindi kasi tayo makano na kasi naghahabol din tayo ng oras. Bali, oras na paggawa natin sa service natin is kailangan wala pang 8. Maano na natin kasi pag 8 na, may tawag na yan. Yung mga nakapinding natin na gagawin, kailangan nang gagawin yun. So ayan, lumabas na. 3/4 yan. Tapos ang gagawin na natin is linisin ko na lang muna to. Tapos ibabalik na natin para mamayang hapon na. So dito, kala ko kanina manipis na. So makapal pa pala. Napuno lang ng ano. Napuno lang ng dumi. Kaya hindi ko nakita yung kanyang lining. Ayan. So makapal pa yan. Sa mga maliliit na sasakyan, no. Ayan, sa mga kotse, ganyan lang talaga yan. So pag nagbase kayo dito, yung pagbabasihan yan. Sa dulo. Ayan, meron pa yung engel. So problema lang talaga natin is yung leak. So ayusin natin yung leak na yan. Okay. So gagawin muna natin is dilis lang muna, hanapan muna natin to ng repair kit or titingnan muna natin loob nitong wheel cylinder niya. Kung kaya pa natin, palitan ng ano lang, repair kit lang. Okay, so hindi muna natin siya kalasin ngayon kasi alanganin na tayo sa oras. Kasi ang estimate natin ito is talagang adjust lang tsaka linis lang. So kaso ngayon mayroong problema to, hindi na muna natin kakalasin. So may leak yung kanyang preno. Mamaya na lang. So ibabalik na muna natin to. Lahat ng kinalas natin. So mamaya na lang. So, na surprise tayo dito. So ang ano lang talaga natin is adjust lang sana. Kaso mayroong leak. So ayun. Kapos na tayo sa oras. Kasi yung oras natin ngayon ay 8, mag-8:30 na nga. So balik na lang muna natin to. Okay. So hindi na muna natin gagamitin to. Meron pa naman tayong magagamit dyan na ibang sasakyan. Hindi na muna ang gamitin natin. So mas gusto ko kasi gamitin to kasi maliit. Saka pagdating sa pupuntahan, kung masisikip man yung parking, madali kami makapark. So ganoon din naman, kaya namang i-ano yung mga tools, yung kung ano yung kaya ng ibang ano, na hindi naman ganoon kabigatan, kaya din naman itong ikarga, no? So yun, kailangan nating ayusin muna. Okay? So balik na muna natin 'to lahat tapos update mamaya, ano na lang. Mamaya hapon hanapan natin 'to ng ano muna. Lilinisin muna, kakalasin muna natin. So balik na muna natin lahat. Videographer at reklamador. Ha? Videographer na reklamador. Ayan guys. Naka-air videographer ba? Pero kung reklamo ba? Nagkakabit na siya sa gulong niya. Lick eh. Kala ko walang lick o. Ano nga anin? Ha? Kala? Ano nga anin? Pupunta pa nga minabalitsis. Mamaya na lang.
pasok? Boleh. Lebih aja. Adar nih. Kalau aku masuk, magput panda ka muna. Kana rin eh. Kalau masuk yang magput panda. Pagod pa naman ganito. Bilan mo yung e-bike na ano, pampakintab bago masuli. Mata mag nabalik siya ngayon? Sika ba naman? Tsaka? Tunyok lang. Ano gamitin nyo? Oh, walang ano yun. Parang tinanggalan nyo lang sapin. Sapin? Yung upuan. Kailan loon? Siya tatanggal. Baka binasaan na niya yun. Sakuna. Pitan muna natin. Naibalik na natin yung mga gulong. So mamaya na lang update pag-uwi natin sa ano gagawin mo natin sa ating talagang trabaho, no? So ito naman isingit-singit lang. Okay, so yun, iwanan na muna natin to. Hindi naman natin to ibibiyahe yung Kia na lang muna. Okay, so yun na, meron tayong ano dito, sunod na video para sa paglinis nito. So pag nagpalit tayo, kabilaan na yung gagawin natin dyan, yung kaliwat kanan na.